Ang ilan sa atin ay lumaking bumibili ng Yakult mula sa mga masisipag na babaeng naglalako nito sa mga lansangan. Habang ang iba naman ay maaaring nakilala lamang ito na magkaroon ng cameo appearance ang masarap na inumin sa Netflix movie na To All the Boys I've Loved Before. Oh wow, that is really good. Ngunit paano nga ba nagsimula ang Yakult at bakit sa maliit na bote lang ito nakalagay? Yan ang tatalakayin natin sa video ito. Pero bago natin simulan ang ating kwentuhan, ay inaanyayahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at i-click mo na rin yung notification bell para maging updated ka sa tuwing mag-a-upload ako ng bagong videos. Nagsimula ang kwento ng Yakult noong 23 ng Abril taong 1899 nang ipinanganak ang inventor nito na si Dr. Minoru Shirota sa bansang Japan. Pagamat isang mahirap na bansa noon ang Japan, nagmula naman ang batang si Minoru sa isang mayamang pamilya sa siyudad ng Ida, Nagano Prefecture. Habang lumalaki si Minoru, nakita niya na ang kakulangan sa malinis na pagkain at tamang nutrisyon ay humahantong sa pagkamatay ng maraming bata sa Japan mula sa mga nakahahawang sakit tulad ng kolera at disenterya. Dahil sa namulatang sitwasyon ng kanyang mga kababayan, pinili ni Minoru na maabot ang kanyang pangarap na maging isang doktor. Kaya't nag-aral siya sa medical school ng Kyoto Imperial University noong 1921. Noon pa man ay naniniwala na si Minoru sa kasabihang "Prevention is better than cure" na naging pundasyon ng kanyang pagsasaliksik sa kung paano maiiwasan ang pagkakaroon ng iba't ibang uri ng sakit. Bilang bahagi ng research ni Minoru, natuklasan niya na ang lactic acid bacteria na isang uri ng probiotics ay nilalabanan ang mga harmful bacteria sa bituka ng tao. Noong 1930, nakuha ni Minoru ang kanyang doctorate degree matapos niyang magtagumpay sa pagculture ng isang strain ng lactic acid bacteria na maaaring mabuhay sa mga digestive juice tulad ng gastric fluid at apdo. May kakayahan din itong manatili ng buhay sa mga bituka at makagawa ng mga kapakipakinabang na epekto sa katawan ng tao. Ang strain na ito ay kilala ngayon bilang Lactobacillus KCI strain Shirota na isinunod naman sa kanyang pangalan. Sa Pilipinas, nakasanayan na nating tawagin itong Lactobacillus Shirota strain dahil na rin sa TV commercial na ito na inilabas noong 1988. Lactobacillus Shirota strain is an unprecedented microbiological breakthrough. Sa kagustuhan ni Dr. Shirota na ibahagi ang ganitong lactic acid bacteria sa mas maraming mga tao, lumikha siya ng isang abot-kaya at masarap na fermented milk drink na pinangalanan niyang Yakult. Ito ay hango sa salitang Esperanto na yahurto, na ang ibig sabihin ay yogurt. Ang Esperanto ay isang constructed international auxiliary language o wikang inimbento upang magkaintindihan ng mga tao mula sa iba't ibang mga bansa. Noong 1935, ay unang inilabas sa Fukuoka, Japan ang Yakult. Simula noon, ito ay unti-unting nakilala sa buong Japan at noong 1955 ay itinatag ang kumpanyang Yakult Honsha Company Limited sa Chuoku, Tokyo. Kasabay nito, sinimulan din ang Shirota Institute sa Kyoto kung saan ang pangunahing focus ng pananaliksik ay nakatuon sa mga good bacteria at ang ugnayan nito sa pangkalahatang kalusugan ng tao. Nagtataka ba kayo kung bakit walang lalaking nagbebenta ng Yakult sa mga kalsada at nag-aalok nito sa mga kabahayan?
Ito ay dahil sa Yakult Lady System na sinimulan noong 1963 na kung saan ay mga babae ang tagahatid ng Yakult sa mga bahay. Naniniwala si Dr. Shirota na ang kababaihan ay may angking kakayahang magpaliwanag ng health benefits ng Yakult sa mga customer at magrekomenda na uminom ng isang bote ng Yakult bawat araw. Ang natatanging sistema ng paghahatid ng Yakult Lady sa mga bahay ay lumawak at naging matagumpay sa buong Japan. Kayo mga kaibigan, nakabili na rin ba kayo sa mga Yakult Lady sa lugar ninyo? Maaari ninyong ilagay ang inyong komento sa ibaba. Sa patuloy na pagyabong ng negosyo ng Yakult, ay nagdesisyon ng kumpanya na mag-expand sa ibang bansa. Noong 1964, sinimulan ang kauna-unahang international operation ng Yakult sa Taiwan. Nagtuloy-tuloy ang expansion ng Yakult at sa kasalukuyan ay nag-ooperate na ang kumpanya sa 40 bansa at rehiyon sa buong mundo. Mayroon ding 80,000 Yakult ladies worldwide at 40,000 dito ay nagmula sa Japan. Ang Shirota Institute naman ay inilipat mula sa Kyoto papuntang Kunitachi, Tokyo noong 1967 at tinawag itong Yakult Central Institute for Microbiological Research. Ang Yakult Central Institute ay ang sentro ng kumpanya para sa pagsasaliksik at pagpapaunlad ng mga produkto ng Yakult na naging daan upang pasukin nila ang cosmetics at pharmaceutical business noong early 1970s. Taong 2016, nang makumpleto ang mas pinalaki at modernong complex ng Yakult Central Institute. Lalo pang nakilala ang Yakult sa kanilang anti-aging at skincare products na nagtataglay ng lactic acid bacteria at mga anti-cancer drug na ginagamit upang gamutin ang colon cancer. Dahil sa mga naiambag ng Yakult sa larangan ng gastrointestinal cancers, nakatanggap ang kumpanya ng malaking pagkilala sa buong Japan at sa iba't ibang dako ng mundo. Taong 1977, nang makapagparehistro ang Yakult Philippines Incorporated sa Securities and Exchange Commission sa bisa ng mga batas ng Republika ng Pilipinas. Sa parehong taon, sinimulan ang pagtatayo ng Yakult Plant sa Barangay Makiling, lungsod ng Calamba sa probinsya ng Laguna. At noon ngang 1978 ay sinimulan ng korporasyon ang aktwal na operasyon nito bilang eksklusibong manufacturer at distributor ng sikat na probiotic milk drink. Mabilis namang tinanggap ng mga Pinoy ang Yakult dahil na rin sa kaaya-ayang lasa at abot-kayang presyo nito. 3 taon nang lumipas, sinimulan naman ang Yakult Lady System sa Pilipinas, kasabay ng pag-ere ng kauna-unahang patalastas na ito sa mga local radio stations. Tumatak naman sa atin ang tagline na "Okay ka ba tiyan?" nang umere ang ad campaign na ito noong 2002. Okay. Ikaw, okay ka ba tiyan? Upang matugunan ang pangangailangan ng mga health conscious at nakatatandang Pinoy, ipinakilala ng kumpanya noong 2014 ang kanilang Yakult Light variant na mas mababa ang sugar at calorie content kaysa sa regular na Yakult dahil ginamitan ito ng isang natural na pampatamis mula sa halamang stevia. Noong 2019 ay umabot sa 3.2 milyong bote ng Yakult ang nakonsumo ng mga Pinoy bawat araw. Alam nyo bang sa halip na plastic na bote ay nasa 72 ml glass bottle ang sikat na inumin nang una itong inilabas sa merkado noong 1935? 2 beses namang nagpalit ng disenyo ng glass bottle ang Yakult noong mga taong 1955 at 1960. 1968 naman, nang magpasyang gumamit ng mga plastic bottle ang kumpanya
at kinausap nila ang Japanese furniture designer na si Isamu Kenmochi para lumikha ng panibagong design ng bote. Kumuha si Kenmochi ng inspirasyon sa maliliit at pabilog na hugis ng Kokeshi Doll na simbolo ng swerte para sa mga Hapon. Pero alam nyo bang hindi magkakapareho ang size ng bote ng Yakult sa bawat bansa? Sa Pilipinas ay available ito sa 80 ml na bote katulad ng Amerika, Thailand, South Korea at Malaysia. Habang mas maliit naman ang serving size nito na may sukat na 65 ml na bote sa Japan, Indonesia, Australia, Europe, New Zealand, Vietnam at India. Maswerte naman ang mga nasa China, Hong Kong, Singapore at Taiwan dahil mabibili ang masarap na inumin sa 100 ml na bote. Bukod pa rito, sa Singapore lang makakabili ng Yakult na may ibang flavor. Bukod sa original, mayroon ding orange, grape at green apple variant ng Yakult sa bansang ito. Siguro ay nagtataka kayo kung bakit ang mga carbonated drink na alam nating masama sa kalusugan kung labis ang ating pag-inom ay mayroong 1.5 liter na bote. Gayong ang Yakult naman na mabuti ang epekto sa katawan ng tao ay nananatiling nasa maliit na bote lang simulat sa pool. Paminsan-minsan, may mga naglalabasan din online na meron na raw inilabas ang kumpanya na 1 litrong bote ng Yakult, pero nananatili itong hoax o kalokohan dahil ayon sa pag-aaral ng kumpanya, nililimitahan nila ang dami ng fermented milk para maiwasan ang kontaminasyon. Ayon sa Yakult Malaysia, ang maliit na bote ay mas hygienic kaysa sa mas malaking bote. Kung ilalagay sa mas malaking bote ang Yakult, ay hindi agad ito mauubos at maaaring maiwan ito ng nakabukas sa mas mahabang oras na magiging sanhi ng pagkakaroon ng iba pang mga bakterya. Sinabi naman ng Yakult Australia na ang madalas na pagbubukas at pagsasara ng mas malaking bote ng Yakult ay maaaring magresulta sa pagbaba ng bilang ng mga probiotic bacteria dahil mapapasukan ito ng iba't ibang mga bacteria na dala ng hangin. Hindi ito maganda para sa produkto dahil maaaring makompromiso ang kalidad ng Yakult. Dagdag naman ng Yakult Philippines, mayroong halos 8 bilyong live lactobacillus KCI strain Shirota sa 1 maliit na bote ng Yakult na sapat na upang mapanatiling malusog ang 1 tao kada araw at hindi na kailangan ang mas malaking servings nito. Gayunpaman, wala naman daw masamang epekto sa katawan kung iinom ang 1 tao ng mas maraming Yakult, pero sigurado namang magiging mahal ang gagastusin para rito. Ito ay pinatunayan na rin ng Pinoy vlogger na si Marvin Fojas noong 2019 sa kanyang Drinking 2 Liters of Yakult Challenge, kung saan ay inilagay niya sa 1 bakanting bote ng soft drinks ang laman ng napakaraming bote ng Yakult at mag-isa niya itong tinungga. Sa kabutihang palad, wala namang masamang nangyari kay Marvin matapos niyang gawin ang challenge na ito. Sa edad na 82 ay pumanaw si Dr. Shirota noong 1982 na nag-iwan ng malaking kontribusyon sa larangan ng medisina. Ang hangarin niyang matulungan ang kanyang mga kababayan na magkaroon ng malusog na pangangatawan ay nagbunga ng higit pa sa kanyang inaakala. Ang kumpanyang itinatag niya na halos 90 taon na ang nakakaraan ay nakapagpapatibay na ngayon ng tiyan ng higit sa 40 milyong mga tao sa buong mundo araw-araw. Maraming salamat sa panonood ninyo mga kaibigan. Pakiclick nyo ang like button kung nagustuhan nyo ang video ito. At mag-iwan na rin kayo ng komento sa ibaba kung meron kayong suggestion para sa mga susunod kong content tungkol sa mga pagkain at inumin. This is The Cooking Engineer and I'll see you on my next video.